Mga bro, sa EDAS 2024, hindi nagpapahuli ang South Korean shipbuilder HD Hyundai Heavy Industries. Kinumpirma nila na ang kanilang HDF-3500 Frigate design ay isa sa mga top contenders para sa Philippine Navy's Frigate Full Complement Acquisition Project, also known as Frigate Phase 2, bilang bahagi ng Rehorizon 3 phase ng ating RAFPMP o Revised AFP Modernization Program. Grabe mga bro, ang exciting ng future para sa ating Navy. Ang HDF-3500 ay isang 3,500 tons class frigate na may 129 meters ang haba, kaya't mas malaki ito kumpara sa Miguel Malvar class Corvette at sa ating Jose Rizal class frigate na gumagamit ng mas maliit na HDF-2600 design. Imagine mas malaking barko means mas malawak na capabilities, lalo na sa mga naval operations natin sa West Philippine Sea. Sa mga nakita natin na scale model na naka-display sa EDAS 2024, fully loaded ang HDF-3500. Mayroon itong 76mm Auto Malara Super Rapid Gun, 16 cells BLS para sa BL Mika ng Air Defense Missiles, 8 cells launchers para sa anti-ship missiles, most likely yung LIG Next 1 Sea Star, isang Assault and Gulf Dennis CWS, at 2 triple torpedo tubes. Mga bro, ito na talaga ang totoong game changer para sa ating maritime defense. Hindi lang yan mga bro, ang technology transfer na maaaring kasama sa package na ito mula sa South Korea ay malaking tulong sa ating local shipbuilding industry. Hindi lang tayo bibigyan ng advanced naval assets, kundi pati na rin mga oportunidad para mapalakas ang kakayahan ng ating bansa sa paggawa ng mga high-tech na barko. Ang tanong na lang ngayon, magtutuloy ba ang Philippine Navy sa pagpili sa HDF-3500? Kung sakali mga bro, handa na tayo sa mas modernong fleet na kayang sabayan ang mga maritime challenges natin.